white, pero sa camera para siyang white din eh. Para siyang peanut butter. Parang ganun yung itsura nun eh. Dirty black. Dirty black. Okay, so try na natin siyang i-apply. So yan, mas nararamdaman ko yung parang mga beads niya. Okay, ito sobrang bang. Hi guys, welcome back to my channel. Ganun. So you know guys, nasa background yung husband ko at nakikinig siya sa vlog ko ngayon. So anyways, since today is fourth week, post ko daw. Ayun, so going back, no, mahirap kasi mag-vlog na merong nasa likod ko eh. Ayun, going back, yung umpisa ng pag-discover ko sa St. Ives is merong isang girl, ate girl sa first company na pinagkabuhan ko dati na sobrang kids talaga ng face mask. Sobrang cute niya rin. So sabi ko, sa isip-isip ko, ano kayang ginagamit na product ni ate girl? Siyempre, curious ka, no? And then one time, nakita ko siya sa CR. Naghihila mo siya ng face niya. So, naisip ko agad, eto na yun. Malalaman ko na kung anong sikreto niya. And then, doon ko nakita na may ginagamit siyang facial scrub. Kaya ko nalaman ang facial scrub yan kasi may nakita kong butil-butil doon sa mukha niya. And then, inalam ko kasi hinihip ko talaga ng pilip kung ano yung pangalan ko. And yun nga, it was St. Ives. Ngayon, ang nakita ko lang is orange and may green. Hindi ko naman alam na pagpunta ko ng Watson, iba-iba pala yung variant ng St. Ives. So, hindi ko alam kung pipiliin ko. Kasi may mga iba-ibang pangalan. So, dalawa yung pinagpilihan ko nung pumunta ako ng Watson. Ito na ngayon. So, nung nakita ko, ang nakita ko sa Watson na may orange at may green is this. So, ito ay St. Ives Fresh King Apricot Scrub. And then, may nakita pa ako sa ito naman. Ito naman, St. Ives Blackhead Clearing Green Scrub. So, sabi ko, oh my god, ang dami pala nila. Tinanong ko si ate na nandun sa Watson, yung mga Watson girls doon. Sabi ko, ate, ano po ang maganda? Sabi niya, lahat yan maganda. So, lalo akong nalito. Pero, sabi niya, ito daw isa, itong apricot, is hindi mo to pwedeng araw-arawin. Kasi, deep cleaning to. So, exfoliation talaga siya. Deep exfoliation. Ito naman daw, St. Ives, is, based on what I can see here, is blackhead clearing. Tsaka, mas maliliit yung ano nito eh. Yung mga butil niya sa loob. So, ito, pwedeng twice a week. Okay. So ngayon yun yung hindi ko pa siya natatry na ano na pagsabayin. Usually it's either ito muna yung bibilin ko tapos uubusin ko siya. Ito naglalast siya ng for about 3 months. 3 months yata. Or longer than that. Kaya sobrang tipid nito, mga 249 lang ata to. Or basta hindi siya abot ng 300. Ganun din to, kaya sobrang tipid niya talaga and sobrang ganda ng quality. So, today, tatry ko siyang i-apply sa dito, tsaka yung isa naman dito, para malaman ko, or ma-compare ko kung, thank you tayo, ma-compare ko kung ano yung mas okay. So, babasain ko lang yung mukha ko, and then na-apply ko na. Ayan, I'm back. Masana yung mukha ko. Pwede na natin siyang i-try, i-apply. So, unahin ko to. Again, St. Ives Blackhead Clearing Green Tea Scrub. So, ang nakalagay dito, it clears blackheads and unclogged pores. Paraben-free and dermatologist tested. Tapos, it's 170 gram. Ang nakalagay dito yung makikita nyo kasi meron parang ditong exfoliation na factor, it's moderate. So, kasi nga mas maliliit yung, ewan ko makikita nyo siya. Dapat tumaga nun eh. Hindi nyo pang kikita.
Nag-focus ba tong camera? Nag-focus. By the way, that's my husband. So, tingnan natin. Wala, ayaw lumabas na yun. Matagal ko na kasing hindi ginagamit. Wait lang ah. Sabi? O, para siyang ganon. Tapos, lagay natin dito. Sobrang maliliit lang siya. Hindi nyo nga siya halos makikita eh. Tsaka, ang bango siya. Actually, nung una ko kong ginamit sa buwa, sarap sa face. Para ka nagpas pa ng face. Sarap niya. Para siyang namamassage lang talaga yung face. So, ito naman, St. Ives Fresh Skin Apricot Scrub. Ito naman sabi, it deeply exfoliates and removes impurities for glowing skin. It is also paraben-free, dermatologists attested, and it's oil-free. So, tingnan natin. Dito ko naman siya ilalagay. So, ito, yung green tea scrub, syempre color green yon na pag ina-apply mo is nagiging white. Ito man is parang brown siya sa totoo eh, pero sa camera para siyang white din eh. Para siyang peanut butter. Parang ganun yung itsura, no? Right? So, try na natin siyang i-apply. So, yan. Mas nararamdaman ko yung parang mga beads niya. Okay. Ito sobrang bango. Mas mabango to kaysa dun sa Green Tea Scrub. Tsaka sobrang refreshing nung amoy niya. So, ayan. Ayan. Mas nakikita niyo yung ano. Ay, hindi ko ano pa nakikita niyo. Ayan. Sobrang refreshing yung amoy nito. Para siyang... Siguro ayun yung amoy talaga ng apricot. Paksa ka nakita. Ayan. Okay. Nanonood din yung kapatid ko. Say hi to the vlog, Edison. Ayan. Hindi ko masyadong dinidiin yung under eye ko kasi sabi nila is manipis lang daw yung balat ko. And it's sensitive. That's maybe the reason why yun yung mabilis na umitim. So you have to... So usually, yung ginagawa ko dito parang I let it sit for at least 5 minutes. At most na yun. Tapos babandawan ko siya. Usually, yung ginagawa ko is warm water muna yung panghilamos ko. And then, kapag ka... Tapos ko na siyang i-apply. And then, gusto ko na siyang bandawan. Ano naman. Cold water naman yung ginagamit ko para mag-close naman yung pores. So, yan. Yeah. I'll get back to you guys after kong mahilim mo lamusan. Bye. So, eto na po yung aftermath. Pagkatapos kong maghilamos ulit. So, parang parehas lang yung pakiramdam eh. Pero feeling ko parang mas malambot yun dito. Pero parehas naman silang ano, makinis naman. Parehas. I mean, ang gara ng review ko.
What I mean is, parang feeling ko mas kuminis to compare dito. Mas malambot kaysa dito. Pero kung titignan naman sa camera, parang pares lang naman. At ito na nga. Ito na nga yung sobrang makakatulong talaga sa inyo. Parang kuminis yung face nyo. Kasi nga, yung mga dead cells and mga kung anog-anog sa mukha natin is talagang malilinis. But as I've mentioned, don't forget to moisturize. So, yung ginagamit kong moisturizer is ito pa rin. Katulad nung sa first vlog ko. Ito pa rin aloe vera. Kasi, kapag napansin ko dati, nung puro scrub lang yung ginagamit ko, parang, nagda-dry. And, parang lumalaki yung pores ko. So, make sure nag-moisturize pa rin right after. So, kung ako naman papipiliin, Parehas siyang maganda. Depende na lang kung, halimbawa, sa tingin nyo, sobrang tagal nyo hindi nag-scrub and you need deep cleansing, I would suggest this Fresh Skin Apricot Scrub. Pero kung mild lang naman yung parang gusto niya lang, siguro yung sa mga nagbe-makeup, kailangan nila yung mga deep cleansing. Ito yung masasuggest ko. And then, if hindi naman kayo ma-makeup, ako kasi hindi ako ma-makeup talaga, mga light makeup lang, siguro itong deep tea scrub yung para sa inyo. Pero syempre, depende pa rin yun sa type ng balat nyo. Kasi pag overly sensitive or extremely sensitive yung balat, I don't think na nire-recommend yung scrub. So, always check muna yung skin type nyo. Kasi ako is parang combination. Yung T-zone ko is oily, but yung cheeks ko, yung gilid ng forehead ko, tsaka yung chin ko is, I think, normal naman siya. So, that's it for my review or this video for today. Thank you for watching and like, comment, and subscribe. Bye!